ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. But as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise. Let's pray, Lord. Ang salamat po, Lord, sa mga salita yung patuloy namin. Kayo pang bless ang pag-aaral, Panginoon. Di natin makalimutan, maintindihan namin ng lubos kung paano, Panginoon, hanggat sa napakatagal na panahon na pinangako ang Panginoon, Jesus. Ito po'y natupad sa Kanya. Ito po'y natupad din sa amin. I pray na maintindihan namin, Panginoon, na kayo po ay para sa inyo ang oras, ang taon ay inconsequential, Panginoon, na wala sa inyo yung, but sa amin ay ito po yung experience, but you let us experience this, Lord, by faith, na even mga nagalasinulat na, Panginoon, ito po yung nawa namin. Tulungan niyo kami na maintindihan ito, Lord, at least to the extent na kaya namin, the moment, ay makatulong sa amin, lalong tumatag sa pananampalataya, makita namin ang inyong mga plano pala po ay natutupad, even na ito po ay parang imposible. At makita din namin, Panginoon, na may mga misinterpretation dito. Unawa na yung bakit. And then, yung tamang interpretation ay ma-apply namin sa amin, Lord. So, yun lang po, Lord. Again, magpalaan nyo ang pag-aaral. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, nangyarapan ako. Okay, good afternoon po sa lahat. Title po nito, ganun po ulit, no? Kanina, part 2 po ito. Title po natin is Children of God by Faith. Pero ang subtitle natin ngayon, kanina, si Abraham, nilalo natin si Abraham, then inumpisa natin to. Ngayon, mag-focus tayo sa promise. Okay? Actually, paulit-ulit po dito, yung nagagat ko kanina, ha? Yung faith, kinukonta sa works. Ito yung side na to, pero ito yung positive, ito yung negative. Again, hindi sobrang negative yung law. Mamaya, babanggitin din yan, eh. So, pero pag kinumpara mo kasi yon, talagang may pagkakaiba. At kaya nga, ang focus na natin ngayong hapon, yung promise na word. Okay? Promise. Yan ang simpleng term yan, kahit mga bata naiintindihan. Pero dito, in-apply niya na gusto. At makikita natin kung ano ibig sabihin ng promise. Yung mga, baka may mga bagay kasing about, ibig sabihin ng promise, hindi pa natin lubos naiintindihan. Okay? Yun yung, ano natin ngayon. Focus natin ngayon. Ang sabihin ko kanina yun, yung mga kinokontas dito, again, yung, dito yung law, ah, dito yung law, ang kabaligtaran niyan ay spirit, ito yung works of the law, ito yung by faith, okay? So, medyo magkakontas yan paglalo pagkaligtasan ng pinag-uusapan, okay? Nagtutulungan yan, namaya, yung babanggitin yung schoolmaster, tapos yung schoolmaster, hindi pa, di ba? Verse ano pa yun, eh? Dito, sa, kalimutan ko agad. Dito, sa 20 plus na yun, eh, no? 24, 25, 23, 24, 25. Puntahan natin yan. So, ano pa? Ito yung fulfillment. Ito yung promise. Ito yung, ano pa yung mga nag-ano dyan? Justified, iligtas. Ito naman ay condemned. Okay? Or yung mga nabanggit kanina dyan, yun nga, condemn. Okay? So, yan po yung mga pag-aaral na naitindihan natin. So, may hindi ba kayo familiar masyado doon? Sige, kahit anong, mayroon bang hindi kayo masyado familiar? Ibig sabihin yung, alam nyo yung sabihin na condemn? Hindi pa. Pag sinabing condemn, kasi ganito yan, kahit sa batas natin yan, kasi ginaya lang sa batas ng Diyos yan to some degree. So, pag sinabing condemn, talagang paparusahan ka na. Kasi pag kung may bintang pa lang sa'yo, hindi pa sigurado, eh. Kung totoo bang ginawa mo yung kasalanan, di ba? Paparusahan ka ba o hindi? So, inaalam mo yung may proseso yung kung paano ikaw ay maparusahan. Or inaalam, mali ba talaga? Gaano ka mali? Di ba? May mga dahilan, imbestigahan yan, eh. So, ang maganda sa Diyos kasi alam niya lahat. So, pero sa panahon natin, tayo inaalam natin kung paano niya nalaman yun. Ganun tayo, inaano natin, inintindi natin kung paano nag-work ang justice system ng Diyos. So, in a way, alam natin yan, pero yung mga ebidensya kasi hindi agad makita.
kahit po sa justice system natin ngayon, may mga ano po yan, kinoconsider po yung mga motibo, yung ganyan. Kinoconsider po yan, inaalam. Kasi ang galing, sinong gusto maging abogado dito? Wala. Matalino kasi yun eh. At hindi yan, maganda rin sana yan. No? Ako, nangarap din ako ganyan kasi may nabalita ako ngayon. Kaso medyo malaki yung ano. Hindi ko kaya. Wala naman pang paaral. So, pero mahirap. No? Pero maganda. Anyway, lalo pa natutuwa ako nito. Parang nawala na ako ng ano dun. So, ganda to. Kasi covered lahat na eh. Yung Bible. Yan, saan ba ako kanina? So, yun. So, anong pa nahinda sa mga kanina? Promise. Alam niyo yung promise. Alam niyo yun. Ang ako, di ba? Ito yung fulfillment ng promise. Ito yung promise. Ano pa? Yung batas. Alam niyo. Siyempre, bawal ganyan. Bawal ganyan. Ito gawin mo. Huwag mong gawin yan. Yan. So, again, hindi mo sabayan. Pero, hindi yun magliligtas. Okay? So, ano pa? Faith. Ano pala tayo? Ay, alam nyo yun. May mga bago tayo dito, ano? Bago natin tuluyang isa-isayin ulit. Bless. Pinagpala. Masaya, di ba? Or, yun nga, may blessing ka na dinagdag sa'yo. So, of course, yung mga mababaw niyan, siyempre yung pera, di ba? Madami na ibili ang pera. Pero again, may mga blessing na hindi sa pera, like kalusugan, talino, minsan talent. Redeem. Sinabing redeem, ano, parang binibili mo, pero sa'yo talaga yon, pero tinubos. So, may babayad ka dun pag redeem. Curse, alam niyo yung curse. Sinabing sumpa, nadadagdag ang kasibisabihin ng curse. Ano. Pero sa Bible talaga matindi po isang po. Pag sinumpa, negative yun. Either maghihirap ka sa buong buhay mo. Mga ganun. No? Kung wala, magkakagusto sa'yo. Ano ang mga sumpa dyan? Hindi ka nagagaling. Ano pa? Maghihirap ko yun. Ano mga sumpa? Si ano, sinumpa yun si ano, di ba? Si sino naghihayop? Nebuchadnezzar. So, ano pa? Ano pa yung mga sumpa, no? So, yung ibang sumpa, sinusumpa ka ng ibang tao. Kaya nakakatakot pag Diyos nagsumpa sa'yo, no? So, ano pa? Bago tayo mag full blow ulit. Define natin. Again, yung seed po ay obviously buto, pero sa tao, yan po ay binhi or pwedeng anak or mga anak-anak. Disanal, ibig sabihin lang po niya, ano lang yun yung disanal? Parang doble yan eh. Ibig sabihin, pinawalang visa. Inheritance. Amana. Okay? Yung isa kanina naman is covenant. Yung covenant is sumpaan or kasunduan. Yan. Transgression, kasalanan lang niya. Mediator, tagapamagitan. Wala lang masyadong ano dito eh. Schoolmaster. Madali lang po yan. Hindi yan inaganan sa atin. Pero alam na alam niya. Ibig sabihin lang yan, teacher. Yun lang yan. Teacher. Schoolmaster. Okay? Huwag niyong tatawagin yung teacher niya na schoolmaster. Yan yung old na eh. Pero yun lang yun. Schoolmaster is teacher. Okay? And then, ayun na. So, according. Ano yung according? Alinsunod. Okay? Sige, umpisa natin. So, tapos mo tayo 1 to 11 kanina. Isa sa mga sikat na verse po yung 11. Ang conclusion yan eh. Sabihin, hindi mo kailigtas sa sarili mo. Hindi ka liligtas ng paggawa sa batas. Kasi yung batas, kinokondem ka nga niyan. Kasi lahat makasalanan. Magkunwari ka man, alam ng Diyos, makasalanan ka, wala kang magagawa. Okay, kaya ang talagang matuwid na tao daw, mabubuhay sa kanyang pananampalataya. Napakalaking word ng pananampalataya po. No? Ngayon, na pag titingnan ko yung mga feed ko, pag mga kulto yung mga, tulad yung Katoliko, ang pananampalataya, ang Katoliko, walang ibig sabihin eh. In a way, naitindihan mo kasi naniniwala sila sa tinuturo sa kanila. Pero, yeah, may ano naman yun eh. Ibig sabihin, kasi nga, hudwang paniniwala, yan ang tawag ng hidwang, ano? Hidwa.
hidwang pananampalataya, no? So kasi hinango sa tamang pananampalataya, katulad niyan, kay Kristo may kaligtasan dapat, ang church ay mga ligtas. Sa kanila, may kinuha silang some part doon, importante, na iwan. At na-pervert pa nga, salita na niya. So, ayan. So, ito po ha. So, the just shall live by faith. Kung ikaw ay nananampalataya, kung ikaw ay just, walang just na person na walang kasalanan. Pero, again, maalala natin sa Old Testament, may mga tinawag na just eh. Kasi naniniwala kasi nananampalataya sa Diyos yun. Sino yun? Si Noah, si Job, di ba? Si yun. Okay, si Noah. Tsaka sino ba yung matitindi? Daniel, saka si... So marami naman, kanina, si Abraham, di ba? Naintindihan ba yun? Walang perfecto, pero pwede ka manampalataya, and then, pwede kang ituring na walang kasalanan. Okay, iba yung ituring na walang kasalanan sa walang kasalanan. Okay. Napaganda yung ating ano dito, no? Tuloy na natin. So ito na. So the just shall live by faith, and then para lang baka hindi nakuha pa ng iba. Sabi niya yung law is hindi sa pananampalataya. Ay, di ba sumunod ka sa batas kasi naniniwala ka? Actually hindi, maaaring hindi. Not necessarily. Pwedeng sumunod ka sa pananampalataya, pwede rin hindi. Nabanggit ko kanina yung umaga, yung 80s. Perfect example yun eh. Sumusunod yan, kahit yung mga bading, nagiging mabait yan. Hindi dahil mabait sila, pero dahil meron silang idol iniiwasan. Diba? Or makapanloko. Maano ka makapanloko kung obvious na may masamang intention. Okay, so tandaan yung discrepancy. Yung distinction na yun ha, na pwede kang gumawa ng mabuti, hindi ibig sabihin mabuti ka. Pwede kang maging mabuti, pwedeng ibang dahilan. Like, okay, ayaw mamahuli or manloko ka. Okay, so ngayon, kaya yung law is not of faith. Pwede mo sundin yan kahit hindi ka nananampalataya. So yun, kung ano yung rules, gawin mo dahil sa ibang agenda mo. Pero, ano yung law? Hindi na sinabi dito sa second half, pero yung sabi ng but, the man that doeth them, yung them is the law. Yung mga kasi them, kasi marami yung law eh. So yung pag ikaw ay nagtitiwala ngayon, at sa palagi mo, maliligtas ka sa pagmagitan ng paggawa at sunod sa batas, kailangan gawin mo yon at mabuhay ka doon. Okay? Kaya nabanggit natin sa 10 kanina, ito yung hinanap natin sa Old Testament, di ba? Pag hindi ka nakasunod, isa lang yung hindi mo masunod, eh definitely hindi lang isang hindi mo nasunod dyan. Pero kahit isa lang, ikaw ay condemned na. So inulit po yan sa James, hindi natin pupuntahan yun. So yun po talaga yan. So ito na ngayon, medyo pinasok niya yung kabaliktaran ng anong gagawin, anong ginawa ng Diyos dahil tayo condemned. So again, mga review lang po ito sa mga taong ligtas na. Pero dinidetali ni Paul katulad ng ating ginagawang pag-aaral din. So yan ha. So Christ has redeemed us from the curse of the law. So merong curse. Lahat ay nagkasala. Kapag ng kasalanan ng kamatayan. So dapat lahat tayo sa impyerno. O paano nangyari na hindi tayo taga-impyerno? Kasi si Kristo may ginawa siya. Tayo tinubos sa sumpa. Okay, lahat ng nagkasala, impyerno, sumpa yun. At mangyayari yun. Eh kaso may tumubos nga eh. Di ba? Simpleng alispray ka na eh. Ang kasalanan na ano, nagkautang kulong, unari lang. Okay, huwag nating elaborate. Basta kung na, nagkautang ka ang pamuhusay ang kulong. Wala na, kulong nga eh. Wala ka ng pambayad eh. Eh kaso may tumubos sa'yo. Di ba? So mangyayari, sa halip na kulong ka, hindi ka na kulong. Okay? Kaya madalas natin illustration sa soul winning. Kaya sabi dito, paano niya ginawa yun? So alam natin, namatay siya sa cross, pero ito magandang ano, dito lang ata ginamit ito eh. Hindi ako nagkakamali, dito lang ginamit ito sa Galatians 3. Parang mayroon din sa Corinthians. But anyway, paano niya ginawa na may sumpa nga sa atin, dapat impyerno tayo? Ang ginawa niya, siya yung naging sumpa. Tingnan niyo ha. May basa nyo nga. Ready, go. Christ had redeemed us from the curse of the law. Being made a curse for us. For it is written, curse is everyone that hangeth. Okay, so ito pong it is written, sinabi na po yan, kung alala nyo si, sino ba yung mga hinang sa tree? Kahit wala pang cross dati, naalala ko yung mga, sino? Magaling sa inyo. Yung? Si Saul, tsaka yung, sino naghang kay Saul?
mga kalaban niya, di ba? Ang Philistines. Tapos, ano, sino pa? Ang daming hinang actually dito si Haman, di ba? Okay, so yung hinahang kasi, sabi po dyan, yung kay Pharaoh, lalo niyo yung hinang niya, dalawa, butler, tsaka yung baker. Sinong hinang niya doon? Yung baker. Sino pa? Ayan. So, meron sa Deuteronomy 21, hindi ko na basahin sa inyo, pero meron din sinabi doon. Hindi sinabing gawin nyo to eh, pero kung sakali lang daw na ihang nyo sa tree, hindi nyo siya hayaan doon hanggang gabi. Okay? So, kaya ganun kung naalala nyo si Jesus, siya ay kinuha. Yung papakita ko na sa inyo yung maganda. Na sina Joshua, meron din palang hinang sa tree, no? So, naalala ko, bukod sa Saul, yung anak naman niya, kung naalala niya yung mga Gibeonites na pinangakuha ng mga Israel yun na sila ay may peace, di ba? Hindi sila mag-aaway. Itong si Saul ay, alam mo na, ang time niya, ewan ko, nasobrahan, naalala niya, hindi naman mga Israel yung mga yan eh. Ginawa, pinatay, gusto niya ubusin. Hindi na ubos, pero at least ang dami na patay. Kaya galit na galit yung mga Gibeonites, sabi niya, nung naging hari na si David, ano sinabi niya? Sabi sa mga Gibeonites, anong gusto nyo? Para kasi pinatay kayo ni Saul eh. Anong gusto nyo? Pera? Hindi, gusto namin yung mga anak ni Saul. Pinatay nila, hinang nila sa tree. Naalala niya yan. So, ano pa? Again, si Haman. And then, ayun na. No? So, basta, ang ano sa kanila, pag kaya nila hinahang, either Israel yan or hindi Israel, ibig sabihin nun, yun yung pinapahiya nila. Okay, kahit dito sa atin, ganun. Public execution tawag doon. So, pinatay mo na, tapos ilalagay mo pa dyan. Sama, no? Ay, ganun sila dati. Ay, gusto silang mensahe, ganun. Kaya ngayon, sa atin naman, ganun, pinapahiya din. So, matinding, ano yun, no? Parusa, papahiya ka. Ngayon, ito si Gonzales, di ko alam, ano. Ang dami, puro napupuno yung ano mo rin. Parang may tinatago ata sa ating mga ito, eh. Pag nabablock yung news ng ganyan, nakakatakot eh. Puro yun na lang. Anyway, ganun po yung pag pinahiya ka, ibig sabihin nun, pinapersecute ka. Okay? So, either you deserve it or what, pinapahiya ka. Kaya sabi dito, balik tayo dito, curses everyone that hang it on a tree. Kasi, pag napatay kita, yung iba, hayaan na lang kita dyan eh. Mamatay ka dyan or kunin yung bangkay mo ng mga mahal mo sa buhay, ilibing nila, wala nang pakialam doon. Pero pag hinang pa yan sa tree, or kahit ibig sabihin nila ito basta tree ha, yung iba pwede poste. Yung big deal pa yan nung hindi ko nagamit, SDA o Jehovah's Witness. Anyway, ibig sabihin lang yan, dinidisplay ka. Eh di ba ganun nangyari kay Jesus? Ganun exactly yung ginawa sa kanya. At again ha, ulitin lang natin, baka hindi natin din iba. Si Jesus po, hindi niya kailangan mamatay kung ayaw niya. Ibig sabihin, hindi siya pwede patayin ng tao kung ayaw niya kasi Diyos siya eh. So, kaya lahat po na nangyari, ginawa sa kanya, hinayaan niya yun. Kaya ngayon, itong katotohanan na siya ay napatay at pinatay, tapos sinampay pa doon, no? Nakahang siya doon, naging sumpa siya para sa atin. Ibig sabihin, eh, wala nga siyang kasalanan eh. Ayun, sa soul winning, i-emphasize niya, wala siyang kasalanan. Tapos siya pa yung pinarusahan. Yun po yun ang mensahe dyan. So, kaya ito po yung isang magandang verse dyan. So, paano niya tayo niligtas? Eh, wala siyang kasalanan. Tayo yung makasalanan. Dapat tayo mapagusahan. Siya yung nagkusang loob. Na siya yung naging sumpa. Okay? Para sa atin. Kaya sabi dyan, ano naman, kung siya ay sinumpa na, so, hinayaan niya yun. Tinubos siya tayo. Yun yun. Kaya sabi dyan, that the blessing, hindi niya ba yung tinubos? Okay, salip na tayo, siya na lang. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ and that we might receive the promise of the Spirit through faith. So ito na, pumasok na po yung word na promise. Paulit-ulit po yan sa Galatians 3 at sa Galatians mismo, no? So isa-isay natin. So that the blessing of Abraham, ano yung tinutukoy natin kaninang blessing? Sabi natin kanina umaga, kaligtasan po yan. At sabi doon, yung pangako,
ng Panginoon kay Abraham, magiging blessing siya sa lahat ng nasyon. So, paano nga pupunta sa yung blessing niya? Kung yung katang tinuturo ng mga Zion eh, sa mga anak lang daw niya, oh, yung mga anak mo, pagpapalain, yung mga kalaban mo. Natawa ako sa newsfeed ko na naman, yung mga iglesia ni Manalo doon, may ganun pala. Yung sa Isaiah, in-apply nila sa mga kalaban nila. Kasi may pangako ang Diyos sa Israel doon, yung mga kalaban nyo, ubusin ko. In-apply nila sa kanila. Lalo talaga. So anyway, so, paano tayo maliligtas? Yung kaligtasan, yung blessing ni Abraham, kaligtasan po yan among many things na yung pinaka. So, paano nga yung pupunta sa Gentile? Hindi yung anak niya na yan eh. Diba? Kung ito yung sinaturo nitong mga to na salvation is of the Jews, tama naman yun, sinabi ni Jesus yun eh. Pero ano yung sabihin ng salvation is of the Jews? Sa kanila lang? Or galing sa kanila? Or ginamit sila? Diba? Ginamit lang sila. Pero malinaw dito, gusto ng Diyos sa lahat, originally, at hanggang ngayon. Kaya wala tayong pakialam po sa race. Kung kahit ano ka pa, kung ayaw mo, kahit Pilipino ka, kahit kapatid pa kita, ayaw mo sa Panginoon, wala kang magagawa. Hindi yan pinipilit. Yan ha, so yun. So paano ngayon mamana nang hindi mo kamag-anak yung blessing na yun? Kaya hindi mo nga kamag-anak. Yun, pasok na pasok yung ginagawa po natin, soul winning. Diba? Kahit ano ka pa, i-preach ko sa'yo, pag tinanggap mo, anak ka na ni Abraham. By faith. That we might receive the promise of the Spirit through faith. So, paulit-ulit lang, ganyan ang style ng Bible, para ano pa yung mga kasamang katotohanan na sinasabi mo ngayon. So, sasabihin ko isang katotohanan, yung blessing para mapunta or makamta ng mga Hentil. Ibig sabihin ito, mga kahit ibang nation to, hindi Hudyo, hindi Hebrew. Sabi yan, through Jesus Christ, sa pamagitan ni Jesus. So, nung alam nyo na, namatay si Jesus, siya i-preach sa lahat. Kasi nga, walang pakialam na yung Kristiyano, naintindihan natin, eh, wala palang pakialam, Kristiyano, Hudyo, wala yan eh. So, kaya ngayon, nakarating yan sa mga Gentiles, at actually, mas maraming Gentile ang naligtas. E sabi dyan, that we might receive the promise, ano po yung promise, alam po yung promise, pag-usapan natin, yung sabihin ng promise. Anong sabihin ng promise? Pangako, anong sabihin ng pangako? Anong kasama doon? Natutupad ba lahat ng pangako? Ano bang pangako? Positive, negative? Pag negative, hindi yung pangako. Ano yun? Banta. So, pangako, i-assume na natin na positive to. Natutupad ba yun? Lagi? O, depende saan. O, yan na. Sa nangako. Okay. Andahan nyo yan, ha? Kasi, dyan na papasok yung bandaling ating rin yung law. Mare, pangako sa inyo ng boss mo. Pag nakabenta tayo ng ganyan, may bonus ka. Yan, kaya mapromote ka. Matutupad ba yun? O depende sa'yo. Dapat magsikap ka. Pero posible ba nagsikap ka at nakabenta kayo pero hindi pa rin binigay? Kasi nasa kanya yun. Or pwede din naman na hindi ka nakabenta pero binigay sa'yo. Yan, so tanda natin ha. Actually, yun ang gusto kong ano dito. Kasi yung revelation sa akin talaga ng Panginoon na, again, nasa Bible pala. Kahit nung bata ako, hindi ko makakalimutan yung batang Kristiyano, binabasa ko ito. Oh, linaw ah. Oo nga. Kasi kung lahi-lahi, katulad ng tinuturo ng iba, patay na. Wala, wala. Kawawa. Nga ngayon mga ano, ha? Diba? Tapos wala rin tayong lakas ng loob na mag-soul win dyan. Kasi parang pipiliin mo, sino kaya yung mga ano dito? Piniling tao. Ng mga Calvinist, ganun din. Oh. So tayo, malas loob natin kasi hintay natin silang ipaliwanag mo lang na maayos. Ang bagay spiritual, maitindihan niya ng mga tao. Ngayon, mamimili sila ngayon kung tatanggapin nila yon. Kaya by faith, through faith, and then, ang gusto kong mayon, sa pangako, no? Yung sa pangako, depende sa kanya. Kaya lagi kong, ito, madalas ginagawa ko nun, that's all winning. Kasi may mga tao, may mga duda. Ay, paano yan? Ligtas na ako? Anak na ba ako? Anak ka ba ng Diyos? Depende sa tao. Yung iba, hindi masyadong tiwala or naloko na. No? Kasi iba, talaga may guilty feeling and then natuluan siya kailangan maging mabuti ka para punta sa langit. So, di nila alam. Pag sinabi, ito na yung pangako ng Diyos na tumanggap sa Panginoon, magiging anak ng Diyos. Tumanggap sila sa Panginoon, pero anak na ba ng Diyos?
Hindi ko alam. O kaya, sigurado ka na ba sa langit? Tumanggap ka na. Sabi, anong kailangan ko sa, sa tao para maligtas? Manampalataya, tumanggap, tumawag. Okay. Ginawa mo ba yan? Opo. Maligtas ka na. Hindi pa. So, ngayon, gagawin mo yan. Sa solution yan, tutulungan mo siya. Itawid doon. Ano yung magbe-bridge doon? Ginawa niya yung dapat gawin. Nangako ng Diyos. Paano masabi ma-assure siya na siya iligtas na? Yun ang tanong. And yan ang nawawala sa maraming preacher. Kasi either di naturo sa kanila, hindi nila alam, or nahaluan yung gospel. Ano? Ano magbe-bridge doon? Pangako yun. Paano masabing otopad yun? Sinabi niyo kanina, ano? Depende doon sa? O ano ba yung nangako? Ang Diyos, anong karakter niya ba? Sumisira ba siya ng pangako? Yun yun. Andahan niyo yun, ha? Yun ang magbe-bridge doon. Kaya tanongin mo rin siya, sa palagay mo bang Diyos, na napakatuwid niya, inayaan niya ang patayin siya eh. Kasi pure ang kanya intention, ang kanyang pag-ibig. Pero makapangyarin siya at the same time. So tanong ko sa iyo, ikaw magsabi sa akin, sisirain na ba Jesus yan? Nangako siya ng, sino tumanggap sa akin? Mayiging anak ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, tumanggap ako. Anak na ako ng Diyos? Hindi ko alam eh. Ramdam ko ba? Hindi yung feelings mo yan. Nasa kanyang pangako, kanyang karakter, at gagawin niya ba yun o hindi. Amen. So kung nanampalataya nga sa kanya, sa person, sa karakter niya, yung sinabi niyang gagawin niya, gagawin niya yun. Ganyan po yan. Baka hindi nakakuha ng iba yun. So tandaan niyo yun. Hindi tayo nagkiklaim-claim dito na kaya ako maliligtas kasi sinabi ko at naniniwala. Okay na may maniniwala. Pero ang unang pinaliwalaan kasi yung karakter niya, hindi siya nagsisinungaling at lagi mo dahil sinasabi, hindi na mapuno ang langit, di ba? Natawa na lang yun. Totoo yun eh. Parang yun, katulad ng tatay mo, nangako, sige, anak, lahat kayo may bike, okay, naka-graduate lahat. Naku, wala akong budget. Isa na lang muna eh, tatay, hindi mo nang tinupad eh, kasi may limitasyon ng tao. Pero ang Diyos, yeah, so kaya sigurado 'yon. So, pero tandaan niyo po yung ano natin ngayon, promise, binigay ng promise kasi mamaya babalikan niyan eh. So, ano yung pinangako bukod sa kaligtasan, yung spirit, di ba? Biruin mo ang Diyos mananahan sa atin. San binanggit 'yan? Kinabisado na natin 'yon. May mga luma dito. Luma talaga 'yan. Eh. San pinangako, kailan pinangako ng Diyos yung kanya spirit na bibigay niya? Anong book? Ha? Ha? Acts? Sa Old Testament, syempre. Alimutan nyo. And my spirit shall pour. Ibubuhos niya yung spirito niya. I will give you a new heart. I shall take away the stony heart out of you and will put a heart of flesh. Ha? Actually, ang top of my head, parang alam ko sinabi rin sa Deuteronomy and sa Jeremiah. Pero yung malinaw sa Ezekiel, diba? Ay, sa Israel sinabi yun. Sino ba Israel ngayon? Yun. Kaya sabi dito, okay, again, bukod sa langit, espiritu niya. At paano niya makukuha yun? By faith. Hindi sa lahi, hindi sa trabaho, hindi sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kung sana napapansin niyo na big deal ang pananampalataya. Amen? Amen. Okay. So, ipasok na rin lang. May mga kuha kayong application agad. So, ganun din ha. Kung ligtas na kayo ngayon, at sa extension ng Book of Galatians yun, yung pagligtas ka na, saan ang paggagamitin yung grace sa pananampalataya. So, ganun yan. Kaya, pansinin nyo, hindi tayo pare-pareho ng nakukuha. Totoo lang, sa bawat services, sa bawat preaching, kasi iba sa atin, kulang sa pananampalataya. At hindi masyado na iniwala, pero minsan hindi. Diba? Mahina or kulang. Yan. So, ngayon, ano yung mapupunta sa'yo? Yan. So, ngayon ba, mahina ang spirito? Isa sa mga description sa mga spirit-filled, no? Sa New Testament, tsaka sa Old Testament. Sino yung spirit-filled na alala nyo sa New Testament? New Testament, sa Acts, sino pa? Pangalan. Yung sinabi na doon, full of the Holy Spirit.
At anong ginagawa ng full of the Spirit? Nagtatangs? Pentecostal yun, mali yun. Anong ginagawa? Philip. Ang pinaka. Ang tapang. Hinarap niya yung mga ano. So, binato siya. Ayan, si Paul, Stephen. Sa Old Testament, sino? Daniel. Joseph. Basically lahat, eh. Pati nga si Saul, di ba? Si David, si, yung naalala ko sa Elijah, Elisha. Basically, lahat ng preacher, lahat ng likod ng Diyos. So, pag pinuspos ka ng banal na spirito, matapang ka, ginagawa mo yung dapat mong gawin. So, natapos na natin kanina dito yun, yung verse 5 yun eh. Yan o. So, yung mga nag-minister sa inyo ng spirito at hindi ka kaunalan. Ang galing talaga ni preacher, ganyan. Anong ginawa niya? Yun, nagpa-cute at nagpa-impressed. Hindi spirit yun. Okay? So, kaya ma-compare nyo yan. Kaya nga, nindemonstrate natin dito. Para pag napunta kayo man doon, wala, hindi kayo na-impressed doon kasi alam nyo ano ng tao yun. Gaya-gaya lang. Pero, kaya inalala dito. So, anyway, tapos natin kanina mga ganyan. Okay, so, pangako. So, ngayon, medyo nag-side ano siya. Medyo nag-pause siya, preno, and then, kasi may papaliwanag siya nung medyo mahaba-haba ito eh. Ganun ito eh. Ito nga yung promise, may kinalaman sa promise, inheritance, sa covenant. Ayan, ayan. So, 1, 2, 3, 4 verses. So, dito sa, obviously, yung ano, di ba, nag-ano siya, nag-preno. Nag-sali tatang bilang, brethren, I speak after the manner of man. So, mag-a-appeal siya sa atin, maggagamit siya ng worldly illustration. Okay? So, sino dito yung may kasundo, kasunduan? May pinasang na ba yung kasunduan? Ano? Scholarship. Scholarship. Yan, yeah, mano yan eh. Yung mga simpleng kasunduan lang. Yung nasabi sa religion dati, di ba? Kahit simpleng kasunduan, alam nyo ba? Pag pinanotaryo nyo yan, kahit nga hindi. Na nagkasundo kayo, may pirma. And then, diba? Sinirox nyo, may copy kayo pareho. Lalo na pag pinanotaryo nyo nun. Anong sabihin nun? Kasunduan nyo yun. Basta-basta ba sisirain yun? Hindi basta-basta. Yung iba sinisira yun, pero... Yung demandahan yun, di ba? Yung mahabang proseso. Pero ito sinasabi niya ngayon. Ngayon, obviously, ang tinidescribe niya dito ay mga bagay na may patungkol sa Diyos at ang kanyang pakitungo sa tao. Pero nag-back up muna siya kasi nga, gusto niyang gamitin na illustration, even daw, kahit mga tao-tao, pag nagkasundo yan, hindi basta-basta yan, sinisira. Okay? Ganun po ang kasunduan eh. Kailan lang may... May taong mga ano, namanghanga ako kasi nga, isip ko dati, paano yung, nangako yung, yan, yung US po, may kasunduan sa Pilipinas na kesyo, ano ba yung balikatan? Ang tawag yun sa pag ginera tayo? Mutual Defense Treaty. Or mga ganun eh. And then, marami pong agreement yung mga bansa, depende, sinusulat nila yan. Ang isip ko, bakit nila kailangan yung i-fulfill or bakit nila kailangan yung ano nagbabind doon kasi nga mga sovereign country wala nang ano yan eh pakilaman na ano yan diba so pero nung nabasa ko to ang ibig sabihin siguro in honor talaga nila siguro naintindihan talaga ng tao na kahit kasunduan lang ng tao yan kasunduan pa rin yan yes. Hindi yung basta-basta binabali lang ng eh ayaw ko dyan wala hindi ko sinabi yun diba iba sa atin ganun eh so wag ganun ha may tao may karakter sumusunod sa kanilang pagkasunduan. At nabagitan natin ka na sa Gibeonites yan, ganun yon. Kaya si Joshua, in-honor nila yon kahit mali sila actually dun. Nagsinungaling sa kanila yung Gibeonites. Pero anyway, sumpaan sila, so hindi nila pinatay. Okay, so ito na yun. Kaya sabi niyo, I speak after the manner of men, though it be about a man's covenant. Okay? Pag tao-tao lang ang nagkasundo, yet if it be confirmed, nagpirmahan, no man disannulled or added thereto. Hindi dapat siya sinisira. Eh ngayon, ang pangako ng Diyos, paano yan? So kaya ang ganda nito eh. Yung ano niya, progression niya. Now to Abraham and his seed where the promise is made. Ang Diyos ang sumumpa kay Abraham. So matutupad yun. Amen. Pero may another, ano tayo, layer na naman. Pinangako kay Abraham and his seed. Ito yung medyo natagal ko rin ng umaga pero hindi ko natuloy kasi nga. Na I got ahead of myself. So may binabanggit dito, no?
He saith not, yung he saith dyan, yung Bible, no, sa binasa natin kanina sa Genesis. So, bakit daw he saith not unto seeds as of many, but as of one, and to thy seed? Anong pinagkaiba ng seed sa seeds? Pag singular, tsaka plural. Pag may S, ayun yung sasabi dyan eh. Yung seeds daw many. Pero pag binasa mo, binalikan mo sa Bible, ang nakalagay doon seed. Ba't ganon? So ito sinasabi niya kasi, hindi yun sa basta-basta lang anak ni Abraham. Okay, sayang, wala si Rain kanina eh. In-explain natin na maraming anak si Abraham. Hindi lang si Isaac, so mayroon pa siyang anak sa labas, Ismael, and then later, mayroon pang anim. Pero baliwala na yun sa pagpangako ng Diyos na may kinalaman na dito. Okay? Ang pangako niya is sa kanyang, si Abraham, sa kanyang binhi. At sabi dito, sino yung binhi? Sabi mo si Isaac, eh, hindi nga eh. Doon pinasa yung pananampalataya kay Isaac at mga blessing, yung tinutukoy ngayon ng New Testament dito, ang tinutukoy pala nun, si Kristo. Sana nakuha niyo yun, ha? Okay. Abraham at saka kay Kristo. Kasi later, may relevant yun. Okay. And this I say that the covenant was confirmed before of God. So yan, kanina yung confirmed na naman na word, no? Sabi dito, pag tao-tao lang, pag kinonfirm yan, sigurado yun. Eh lalo na sabi, and this I say that the covenant which was confirmed of God in Christ. Nung si Kristo yung matay, actually, nag-preach pa lang siya, pinapatotohanan niya yung pangako na ng Diyos. Kung naalala, ano bang sinabi ni Jesus at saka si John the Baptist, nabanggit niya si Abraham. Naalala niyo yung mga falsi lumapit, di ba? Oh, kami anak ni Abraham. Man, God can raise up from stones, di ba? Children unto Abraham. Paano yun? Paano kakaanak ba yung tao sa stones? Ano lang po yun? Ang tawag dyan, figure of speech. Ibig sabihin ng Diyos, ayaw niya mag-anak dyan kahit ba. Naging sutil na loko-loko na lahat ng Israel. Pwede pa rin magkaroon ng people of God. Katulad nga natin. Yung mga yan ay halos gusto nila ay tago sa atin yan eh. Bible, di pa rin nila pigilan. Bakit? Ang Diyos ang may gawa eh. Kahit sabi mga Hudyo, tayo-tayo lang, mga huwag nating ano. Eh, meron dyan. So, mayroon 100 tayo. Mayroon isa dyan na, sandali, hindi naman yung sabi ng Diyos eh. Ililik yan. Alam nyo ba yan? Kaya yung ibang bagay din, kaya alam natin. Bakit ko nasabing, yeah, si Putin ay loko-loko, di ba? At yung CIA, ganyan. May mga nag-leak yan. Nirisk nila yung buhay nila. Alam nyo ba yan? Para malaman ng publiko, and therefore, alam ng publiko anong gagawin natin sa mga manlulokong to. Kung walang gumawa nun, forever tayong papaikuti ng mga yan. Okay. So, ganun din yung mga Hudyo, katulad niyan. Sino ba yung mga, yeah, si Jesus, di ba? Hudyo siya, yung mga apostles, si Paul, loyal sa religion nila, hindi yun pala tayo tama, mali pala tayo, di bumaligtad siya sa Panginoon. So, ganun tayo dapat lahat. So, ngayon, tayo din. Tayo yung Katoliko, tayo yung ano. Mali naman pala to eh. Yan. Walang problema bumaligtad. Doon ka sa tama. Amen? Okay. So, ano pa? May mga papaulit-ulitin lang siya dito eh. So, in this I say that the covenant which was confirmed before of God in Christ, the law. So, ano daw yung covenant? The law. Yun yun. Sinumpa, sinulat, pinangako, ito mangyayari. So, ito yung hindi ko kinumpit na. Okay, sorry. Hindi pa ako ganun ka-scholar ngayon. Pero yung 430 years na yan, hindi ako nagkakamaling naalala ko dati. Ayan yung from 430 years. Hindi ko masyadong naan eh. Kalimutan ko tuloy. Egypt, di ba? Tama. Very good. Yung mga ganda, inaaral natin yun. Pero yung iba, medyo 435, ganyan. Pero tama yun, 430. Tama, naalala ko. Salamat. At naalala ko din, yung Pilipinas, parang ganun halos din nasakop ng Spain eh. Pero mayroon pang isang 430. Anyway, tama. Inyong nasakop yung, or naalipin yung mga Israel sa Egypt. So, sabihin, sinabi na dati yun, parang nawala na eh. Ay, wala. Nag-alipin sila. O, paano matutupad ngayon yun? Diba kasi pangako sa kanila, again, yung mababaw lang, yung land, promised land. O paano nilang sabing sa kanila yon eh, alipin nga sila dito. O alam na natin yung kwento, pinalaya sila ng Diyos, sinakop nila yung pinangakong lupa sa kanila. Okay? Ayan.
So ngayon, apply natin ngayon sa atin to. Paano natin matagal na pinangako ng Diyos kay Abraham na all nations shall be blessed because of thee. Paano matutupad ngayon yun? Yun ang soba-soba sa Quran 30. Okay? So nung natupad yan kay Jesus, malayong panahon yun. Pero still, yun ay pangako. At yan ay matutupad, of course, sa tamang panahon at natupad na nga po kay Jesus Christ. Okay? Sana nakuha niyo yun. Tuloy pa natin. Mga 38 pa lang tayo, ha? For if the inheritance be of the law, it is no more of promise, but God gave it to Abraham by promise. So ito na. So kasi baka may nagdududa pa dyan, sabi nila, eh pinangako, binigay yung batas para to pa rin, para pagpalain tayo, magtatupad natin. Parang tama, di ba? Kaso nga, sino makakatupad? So wala. O paano yun? So kaya, kinontas niya ngayon yung pagsunod sa batas at sa pangako. Yung nabagit ko kanina, depende sa nangako. Ngayon, ito naman yung mga Zionist na naman. Eh, sa kanila, pinangako yun eh. Bakit yung nakikisali dyan? Kasi pag binalikan mo yung pangako ng Diyos, ano nga, sa kanila lang ba? Sa kalahi lang nila? Pag binalikan mo yung pangako ng Diyos, hindi. Sabi doon, kahit sino pa yan, sa outside of Israel, pag yan ay gusto sumamba sa Diyos, pumunta sila dyan, sumamba sila, magiging kalahi nyo na rin sila. So, ibig sabihin, hindi sa dugo. And then, ano pa? So yun yun, at yun nga, obviously sa New Testament, yun nga, nanampalataya tayo kay Jesus, ngayon, ano tayo sa Commonwealth of Israel, according sa Romans, ano naman yun, nagkakamali sa 9. Okay, so yun yun. So yun ang pangako. So depende sa nangako. Mali ako, nangako, ganito. Anak, Stephen, bigyan kita ng cellphone. Basta magbait ka lang ha. O sige po. Hindi nagpakabait siya. Kaso may ginawa siyang ibang bagay naman. Pero nagpakabait na siya. Pero may hindi ako nagustuhan. O paano yun? Dapat to parin mo yan. Ikaw mag-asabi sa akin nun. Di ba siyempre ako. Depende sa akin kung bibigay ko. So ganun po yan. Ngayon ito may mga Hudyo. Pinangako sa kanilang pag tinignan mo yung ano, talaga ibang pangako. Parang sa kanila lang talaga. Pero again hindi. May na-miss sila. May na-miss out sila. Kaya depende sa Diyos. Ngayon, tinupad pala kay Jesus, eh, hindi nila tinanggap si Jesus, sorry. Okay? So, yung iba sa kanila tumanggap, iba hindi. So, natupad sa mga tumanggap, okay? Kaya yan ha, kinocontrast and compare ang batas, hindi na, pag batas yan, gumawa ka lang, sigurado, bibigay sa'yo, hindi, pangako yun. So, dahil, kaya ngayon, nakahang yun sa karakter nung nagbibigay at nangako. O, next, ayan na. Ay, nasasagot din yung mga tanong natin ngayon eh. Wherefore then serveth the law? Eh, bakit may batas pa? Ha, ganda tanong eh, di ba? Ay, kung pinangako, ba't may batas pa? Ayan. It was added because of transgression. Kasi ayaw ng Diyos ng kasalanan, no? Pinasunod sila kasi ayaw naman ng Diyos na, yun nga, parang anak ko nga, basta makatapos ka lang, basta mag-edad ka lang, ganyan, okay na. Eh, kahit ano mangyari, mag-edad yan, hindi mamatay, di ba? Eh, mga sutil naman pala, loko-loko pala, tapos bibigyan mo ng reward. Oh, pinangako mo yan eh. Hindi. So, kaya binigyan ng batas para sumunod, para maging pleasing sila sa Diyos. Okay? So, hindi yung para makamta nila yung spirit, pero dinagdag yun. Okay? Added because of question. Till the seed, to medyo mahaba ah. Bear with me. Binigay lang daw yung law habang or till the time that till the seed should come to whom the promise must wait. Sa Tagalog, hanggang makuha nung talagang pinangakuan. Nakita niyo? So, actually, yung mga Israel doon, iba nung ginamit lang sila ng Diyos. Sorry, pero hindi yun kasama. Ibig sabihin kasi doon, in the process naman, kung sumunod talaga sa Diyos, alam naman ang Diyos yung sumunod sa kanya. Diba? Nanampalataya talaga sa kanya. So, ang dami po kasi ito yung trap sa ibang utak ng iba. Kasi kapag puro lahi, 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 lahi. Hindi nila maalis sa utak nila yun. Kaya sabihin na, hindi, dapat yung Israel pa rin. Israel, anak sila eh. Yan, hindi nila makuha. Kaya ngayon, hindi naman sila nanampalataya, available naman sa lahat nga ito eh. Hindi lang sa kanila eh. So, sana nakusundan nyo pa. Ngayon, so kailan ngayon pinangako? Yun yung binanggit kanina. Sino ba yung seed? Si Kristo. Okay yan ha? To Abraham and his seed. So, si Abraham tsaka sa kanyang seed. So, sino yung seed? Si Kristo. At actually, yung mga nanampalataya sa kanya, advance ko na. Sinabi sa huling
Verse, if ye be Christ, then ye are of Abraham's seed. So, sino yung seed? Si Christ. And? Mga bilong sa kanya. Okay? So, pero, sisay natin to. So, yun, dinagdag lang yung law para kasi may mga kasalanan. Pero, ang inaabangan talaga, yung matupad na yung pangako dun sa pinangakuan, which is si Jesus, and then of course, yung mga mananampalataya sa kanya. Yung ordained by angels, ibig sabihin lang yan, pinadala yan sa mga angels. So, sino yung mga angels? Sinong angel ba yan? Gabriel? Hindi. Pwede mo sabihin yung mga prophet eh. Kasi pag sinabing angel, mensahero lang yan eh. At ano yung mga nabasa, ano yung mga pinasang katotohanan naman? Hindi dito, hindi dito. Kaya iba na huminto ng mananampalataya dito, wala, hindi na maintindihan yan. Ngayon, kahit mga Baptist na iniwala, yung Bible daw, may mali eh. Paano yun? Kaya hindi sila masyado nag-focus dito. Nag-focus lang sila yung mga bagay na nakakamangha sa mga kung ano sikat ngayon. Pag mayroong mga hindi sikat na turo dito, pero malinaw sinabi sa Bible, hindi nila yan yun, didistigar nila yun. Kaya kinakahiya nga eh. Imagine mo, sabihin mo, Bible, may mali. Diba? So yung sinasabi ko. Kaya again, ang lesson na mabilis nun is dapat tiwala kayo sa Bible. Kasi yan ay inordained. Sinulat at pinagkatiwala at tiniserve naman ng Diyos sa pamamagitan ng mga angel. In the hand of a mediator. So, sino kaya yun? Sabi sa Bible is, there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So, pwede ding ibang ano to, pero sabi din, now a mediator is not a mediator of one, but God is one. So, medyo mahirap itindihin nyo pag unang pasado. Ibig sabihin lang niya, pag mediator, dalawa yan. I mean, isa siya, pero may mini-mediate siya. Kaya, ang mabilis na explanation ko lang dyan, si Jesus nga yan. So, pinag-mediate niyang Diyos at ang tao. Pag may mediator, hindi pwedeng isa lang mini-mediate. Okay? So, obviously, yung tao, tsaka Diyos, sino yung mediator? Si Jesus. Okay? Okay na yan, tapos na yan eh. Ngayon, may mga nanglilinger na question. Sabi dito, kanina sabi, bakit may batas? Di sinabi na natin kasi may transgression. Eh parang lumalabas yung batas pala, parang kalaban pa ng Diyos o ng pangako ng Diyos. Kasi, ba't di na siya nangako? Ba't niya kailangan pa ng batas? Parang magkalaban sila. So, dito yung na-explain na hindi masama yung batas. Okay? Kaya sabi dyan, hindi. Sinabi, God forbid, never lang yan. Sobrang never. May sabi niya, for if there had been a law given which should have given life, very righteousness should have been by the law. So tama, dapat talaga. Di ba kung naalala niyo pag nag-soul winning ako, pag may sinabi siyang, parang tayo maliligtas. Pag tinatayuan niya na dapat sumunod ka sa batas kasi yun ang gusto ng Diyos eh. So pag naano ko na, tama! Di ba? Ito kaya mo ba? Di ba mapasok yun? Kasi naiintindihan ng tao yun na kailangan sumunod ka. Bakit pa may batas, di ba? Aso, pag sukdulan na pinag-usapan natin, hindi ultimately kayo liligtas kasi di mo naman kayang to pa rin. Okay? Yun yun. Kaya sabi dyan, dapat talaga sa batas. Kaso, ayan na. Eh yung scripture din, yun ang nangako, kasi lang mong sundin to, siya rin nagsabi na lahat ay makasalanan. Saan yun, Juliana? Lahat ay makasalanan. Ang lahat ay nagkasala, di umabot sa kalulatian ng Diyos. Romans 3:10. Okay, 23. Yung isa. Tama rin yun. So, walang matuwid, wala kahit isa kasi lahat ay nagkasala. Inakamso. So, sabi ng Bible, keynote lang yun sa Old Testament. Ngayon, bakit kinonclude na lahat ay under sin? Para nga, yung pangako ngayon ang maging daan. Kasi kung tayo lang yung gagawa, eh wala nang kwenta yung pangako, hindi na kailangan mangako kasi kaya naman natin eh. Diba? Yung pangako lang pa kailangan, basta kailangan iligtas mo ako kasi ginawa ko to eh. Ganun ang lalabas noon pag hindi na pangako. Ako na yung gagawa, susunod lang ako sa batas. Nakuha niyo ba? Ba't ko kailangan ng pangako? Hindi, dapat pangako mo na pag sumunod dyan. Hindi, parang ganun din. Pero hindi nga ganun ang rule. Kasi hindi mo nga rin kaya. Sana nakuha nyo yun, ha? Yan. So, ito ngayon. Kinonclude tayo, all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ, okay, yung method, faith, yung object, Jesus Christ, might be given to them that believe. Hindi sa sumunod, hindi sa gumawa, nanampalataya lang.
Okay, kaya huwag kayo mahiya sa ating doktrina na yan. Talaga sa bahay, paulit-ulit yan. Kung matagal na kayo dito, siguro napansin nyo na yun. Yung mga byworks nila, piling-pili lang yun. James 2. Ano pa? Matthew 24. Ha? Hebrews 6. Okay, ha? Yung mga maling aral yun eh. Pero pinasok ng Bible, binigyan ng daan. Romans 2. Yan yung mga ano eh. Yan yung mga kinukuha nila, kaso out of context. Pero yung believe and thou shalt be saved, ako pa ulit-ulit yan. Okay? Romans, especially in Galatians. And then sa John. And basically, Acts, kahit sa Old Testament. Anyway, diyan pa kayo? Uusin na natin to. Ayan yung schoolmaster. Eh, pasan pa yung law? Another key, parang ginagawa natin sa regalo, di ba? Pag soul winning, regalo, tsaka yung pagiging anak. Konsepto yan na dapat maintindihan mo. Buo yan, hindi pwedeng gamitin lang yan. Dapat maintindihan mo, yung sabihin nun. So, isa sa mga binigay niya na illustrations about the law, ito ay parang teacher. So, di ba? So, pag teacher, ano yung usapan naman natin nung seminar natin? So, paano mo magiging matino ang tao, di ba? Tama naman yun. Dapat, pag ano, paluhin mo agad. In a way, tama yun eh. Kasi pagpapaluhin ka, o sunod ka, pero may mga bagay na mawawala naman sa'yo. Katulad, mahal ba ako na state, di ba? Yung tatay ko, nanay ko, pag puro palo na lang, mahal ba ako nito? Kung di ka mahal, ayoko rin sa'yo. Susunod ako sa'yo, pag laki ko, ikaw yayariin ko, di ba? Hindi gusto ng Diyos ng ganun eh. So kaya ngayon, ang yung law, gamit lang. Teacher lang. May particular na, may function lang siyang isa-serve. Okay? So yun. So at ano yun? Para malaman mo yung mali, tama. Tama, mali. Ito yung tama, mali. Ito yung tama, mali. Pero bandang huli, hindi naman sa HF pwera mo yung batas eh. May naituro mo siya yung mas mataas na katotohanan. Okay? Nakasunod pa ba? Yun. Parang balik tayo sa mga anak natin. Eh bakit mo? Eh kahit pa namang yan, di mo nang palapalayasin eh. Eh pa ako mag-aaral. Di ba? Eh paano mo naman yung tama at mali? At pag alam mo yung tama at mali, mas matututo ka, mas magagamit-gamit ka. Kahit anong gawin mo, mahal kita. Kaso, minsan, hinahataw kita, pero mahal pa rin kita eh. Gusto mo ba yun? So, yun. Yan. So, kaya sabi dyan, parang teacher na tinuturo sa'yo yung tama at mali. Ito tama, tama, ito mali. Mapapalapit ka pala kay Kristo. Ba't ka mapalapit kay Kristo? Kasi siya pala yung pinaka-pinaka matuwid. At natupad niya lahat yon. Ngayon, sa atin sana applicable yun, kaso nga hindi natin kaya. So, pero, ma-appreciate mo na siya, sinunod niya yun eh. Sinunod niya, hindi siya nagsinungaling, matupad siya, ginawa niya yun. So, mapapalapit tayo, di ba? Kaya, again, sa soul winning, ganun yan. Lagi niyo ipupush yan. Na itong pinipis sa atin Jesus, kasi matinuto, matuwid, mapagmahal, walang pagkukunwari. Kasi iba dyan, nataniman ng ganun eh. Nalang ang iglesia, ganun nga eh. So, ba't andun sila hindi dahil sa Panginoon eh. Dahil sa pera, dahil sa connection. So, yung tunay, wala na. Eh kung wala yung batas, hindi nila makikilala ang Panginoon. Or, pinapervert yung batas. Diba, tinutuo sa kanila pero di sinusunod. Malinaw na yung, tawag dito, hypocrisy. Ganun din sa Catholic. Iba dyan, kaya dyan lang, eh, hindi naman talaga naniniwala dito, diba? Ilang beses, sa soul winning, ganyan yung hindi naman talaga naniniwala dyan eh. Nandyan lang sila, either walang magawa or palagi nila wala silang ibang option. Yun ang totoo. Nakuha ba? So, ngayon, ito yung tama, ito yung mali, ito yung tama, mali. So, tinuturuan ka ngayon, makilala si Jesus. Na ikaw, wala kang magagawa. Alam mo yung tama at mali, susundin mo, minsan hindi. Ay, naku, wala kang magagawa. Wala, hindi ko mong kayang tuparin yan. Eh, ngayon, nakita mo si Jesus, tinupad niya, at siya pa yung namatay para sa'yo. Baliktad. The just for the unjust. So ngayon, kaya yung soul winning natin again, o ito na yung regalo, binili niya na, buhay na walang gan, in-offer na lang sa'yo, anong gagawin mo? Alam mo yun, ay wala na akong magagawa, anong gagawin ko? Papakababa na ako, tanggapin ko na lang si Jesus. Amen? Amen. Ko-connect-connect ba? Amen. Pag hindi, patay. 25, but after that faith is come, anong sabihin ng faith is come na? Hindi po sinabi yung ibig sabihin sa Old Testament, walang faith. Ha? Ibig sabihin lang ito, naging malinaw kasi kay Jesus yan eh. Naging sobrang linaw yan. Siya ay Diyos, anak siya ng Diyos, di ba? Nagkatawang tao, biluin mo, born of a virgin. Hindi yun something na ginawa ni
ni Ezekiel, ni Isaiah. Obviously, unique yun. Siya yung Diyos na mismo, anak ng Diyos. Nung dumating siya ngayon, sinubukan tayo na manampalataya ka ba o hindi, wala nang schoolmaster. Hindi na sila kailangan kasi parang tinuturo din sa Timothy, diba, tatapos lang natin. Para saan daw yung batas? Ginawa yan para sa mga loko-loko. Diba? Sabi sa Timothy, patulad dito, yung pag-usapan natin doon. Ay tayo dito, kailangan ko bang rin, matinong na si, kunwari lang, si Jamie, mabait lang si Jamie, kunwari lang, si Jamie, napakabait. Kailangan ko bang lagyan mo yan ng ano ba, ng GPS tracker? Hindi saan ka pupunta, para pag lumili ko dyan, oy! Ha? Hindi na kasi alam niya na yun eh. Hindi siya pupunta sa mga lugar na hindi siya dapat pumunta. Kasi alam niya na yung batas. So, yung batas ngayon, parang baliwala na sa kanya. Intindihan niyo ba yun? Isa pang illustration, ganito. Sa pera, for example. Ayan, ang misis mo. So, syempre, kung loko-loko yan, ano gagawin mo? I-itemize mo lahat siya. Saan mo kinuha yan? Saan mo binili yan? Bakit naging ganyan? Kasi hindi wala kang tiwala. Kasi baka may history ng pag-anak o masyadong gastador. Ganon din sa pastor. Matotoo lang. Kaya yung iba po ay, yeah, sa gobyerno kasi natin, pera natin yan, kaya ninanakaw lang nila. Kaya hindi na dapat nila nakawin, pero dapat gamitin nila. Okay? Pero ngayon, ba't ino-audit ang ino-audit yan? Kasi alam natin, in history, talaga ninanakaw, maraming nagnanakaw. Ngayon, kung walang magnanakaw sa gobyerno, kailangan ba natin bilangin yun? Dapat din na siya, nag-contribute kami para sa church. Balit lang naman kasi tayo dito, kaya hindi tayo bibilangan. Amen? So, wala pa naman nagbibilang. Pero sa pastor, may nagganun eh. Sabi, so, may napupunta yan. Nasaan yung record natin? So, ewan ko, mangyayari dito yan, whatever. Pero, nangyayari yan kay Josiah. Nangyayari kay Josiah. Nung panahon ni Josiah, sabi niya, ano, magkano ng pera natin? Hindi ko na alam. Bahala, kasi mga tao, bigay lang ng bigay kasi revive sila. Nagtitiwala sila sa Diyos. Alala niyo yun? Ganun din kay Moses, yung panahon ni Moses. O sige, kailangan natin dito ng mga gagawin ng articles ng ano, di ba? Ng temple, temple. Tabernacle, di ba? Gagawa sila ng ginto, yung menorah, yung table. Yun. O sige, mag-donate kayo ng ano dito. Ang bihira, sabi ng mga servant ni Moses, wala tayong paglalagyan ha. O sige, tama na. Yun ang magandang ano, kahit sa church, hindi nagbibilangan kasi may tiwala. Kasi hindi mo na kailangan isa-isahin kasi matino ka na. Amen? So, ganun yun. Yung mga ligtas ngayon, hindi ko sinabing mga ligtas, automatic, walang magganakaw, ha? Kaya sabi dito, ito yung ideal. Pag ligtas ka na, pagdating sa mga patungkol sa Diyos, sana dito ka na, walang magganakaw dito, walang taido, walang, kasi kung mga ligtas na. Okay? Lapit na. So, ito na yung statement, no? Ito yung title natin, "For ye are all the children of God." Malinaw, di ba? Bukod sa laging ginagamit, John 1.12, ito rin. Kasi kausap dito kasi mga Kristiyano na eh. May duda ka pa pag anak ka ng Diyos, member ka pa ng Diyos, natuluan ka pa, nanampalataya kay Kristo, anak ba ako ng Diyos? Romans 8 din, di ba? Romans 6. So, yun yan. So, hindi tayo, basta ako anak ng Diyos, para mga Katoliko. Hindi. Hindi mo i-claim yun. Dapat nanampalataya ka muna at ligtas ka. Ligtas ka, anak ka ng Diyos. Ito naman, medyo nakakalito rin, pero again, alam niyo yung spiritual baptism. O yun na yun. Pag kayo nanampalataya, kayo binaptize into Christ. Hindi sa tubig. O yun, hindi lang yun, okay? So, pag yung nabaptize, naligtas ka, salita ng Diyos, and then, nagtiwala ka Panginoon, ikaw daw have put on Christ. Hindi na mawawala yun. Okay? Nasa kanya na ikaw. At nasa iyo ka na rin siya. Last. So again ha, ito yung madalas na pagkamalan din, no? So may pagkakaiba pa ba yung Hudyo at Greek? Wala. Pagdating spiritual, ha? So may sabihin dyan, no? O wala rin pinagkaiba yung lalaki sa babae. O isa na lang CR natin. Spiritual lang, di ba? Walang mas valuable lalaki, babae. Kaiba, yung mga drachmanite nga, yung mga sons sa langit, lahat lalaki na. Kasi sons. Diba? Kaya ako, naano rin ako sa salin ng Tagalog dito sa John 1.12. Pero, well, okay lang yan. Sons of God, okay? Children of God din yun.
So wala na, wala yung ano, yung ito, ano kaya, aliping ka, ito. Pagdating sa spiritual, wala yan. Kaya natapos din natin yun, sa naman yun. Yung sa... with the believing masters. Nalimutan ko agad ah. Timothy rin ba yan? Timothy, no? First Timothy. So, honor them that are brethren. Okay. So, wala. Meron pa rin earthly na meron pa rin boss, saka ano, staff, alipin or what, employee. Pero, pag pinag-usapan yung spiritual, kunwari, mali si boss, spiritual. Kunwari, meron tayong pinag-usapan. Dahil boss mo ako, tama ako. Hindi ganun. Okay? Kaya, equal ground tayo sa Bible. Okay, so ito na. So, if you be Christ, natapos natin kanina. So, pag kay Kristo ka, anak ka ni Abraham. Okay? So, ito yung sisira talaga sa Judaism. So, doon marami pang iba. So, yun, napakalinaw. Okay? Pag anak, pag ikaw kay Kristo, ligtas ka, anak ka ng Diyos, anak ka rin ni Abraham. Okay? Kaya yung mga sinasabi nila sa John, di ba? Kami ang anak ni Abraham, mga Udyo. Weh, grado ka. Ano mo na sa... ang sabi yung dugo mo eh, humalo na sa mga Egyptian, di ba? Hindi mo alam yun eh. So, pero tayo pwede natin i-claim yung kasi sabi dito, kung nanampalataya kay Jesus, eh, mananampalataya din Abraham yun. Nanampalataya sa Diyos, nanampalataya sa Gospel, alala nyo kanina, sa verse 8. Balik ko lang, wala si Ryan kanina eh. Sabi dyan, no? And the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith preached before the Gospel unto Abraham. Ano ba yung Gospel? Eh, wala na, patay na si Abraham eh. Eh, sabi dyan eh. May equivalent na gospel of trinity ang Diyos kay Abraham. At nanampalataya siya, kaya sabi, naging siya ay matuwid. Okay, yan din sinabi sa Romans eh. Abraham din eh. Oh. So, pwede sa kanya yung gospel. Good news. So, tayo mga nanampalataya ngayon, anak tayo ng Diyos, anak tayo ng Abraham. At, pag tayo anak, ano? Ito yung laging ginagamit eh. Anak ka ng Diyos, ako punta. Eh, nagkasala. Impiyaw mo, ha? Yeah, so, sana malinaw po yan. Amen? Langit ang mga anak ng Diyos. So, again, di pa natin tinatch po yung mga rewards kasi nga doon tayo nag-focus. Pero actually, sa Galatians, hagip po yun. Yung mga gagawin na natin kung anak tayo ng Diyos. Kasi may mga time na yung iba ay anak na tayo ng Diyos. Ah, ligtas na tayo. Gayahin naman natin yung method ng masalibutan. May ganong idea, eh, no? Kala nila mas maganda yun. Eh, nag-impisa ka nga sa spirito eh. So, dapat matapos ka sa grace, spirito, and then kaparaanan pa rin ng Diyos. Okay? So, let's pray, Lord. Maraming salamat. At sa tapos po namin to Lord. Nawa, naintindihan po namin na madalas na tackle to this time, Panginoon, inisa-isa namin about using, Panginoon, yung isang mga napagandang chapter about this, about being your children, Panginoon. I pray na malinaw ito, Lord. Ang kailangan balikan personally, Panginoon, balikan namin. But I pray sa church, Panginoon, maging malinaw sa amin to Lord. At assure namin yung mga tumanggap sa inyo, Panginoon, dahil sa inyong karakter, dahil matapat at kayo po kami ligtas. At ito pa rin yung mga pangako, Lord. Therefore, it is good. Sigurado na po yun, kami sa langit. Anytime, yun yung pangako ni Lord. So, yun lang po, Lord, as a church, I pray sa church na to Lord, na hindi pa yung maging goal namin, ang soul winning, Panginoon, na yung mga tao na kapaligid sa amin, Lord, kahit sila pinatuluan ako ng kasalingan, napakalinaw pala sa Bible kung paano namin ito papaliwanag sa kanila. Hindi pa namin masyadong abisado. Master, Panginoon, I pray na ano po yung bigyan namin ito ng time. Naaralin din po, Lord, kahit po sumasabay sa aming pag-aaral, sa trabaho. Nakita namin yung importance ito, Panginoon. At hindi po mag-give up, Panginoon, sa mga kaluluwa ng paligid sa amin. May minalyo na sila kasi siyang nagtas. So, ilang po, Lord, at we pray still sa mga pangailangan namin. Kayo mo nakakaalam. At according to your will, Panginoon, tama na yung oras, Panginoon, bigyan na kami ng mga bagay na para matuloy-tuloy po kami sa ministry. Again, po sa mga personal prayer kanina. Mga basic, Panginoon, trabaho, finances, kalusugan, Panginoon, talino, safety, Panginoon, sa kung saan kami. Kayo magpala, Lord, sa inyong mga anak. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.